Alright, welcome ulit sa bago nating video. Tatalakayin natin ngayon yung 5 tips sa pag-aalaga ng sling. Ano ba yung sling? Sila yung mga baby na tarantula. Yan. Yan sila. Mga baby pa yan. Meron kayong makukuha niyan na depende sa size. May size niyan na CM size. Meron ng inch. Depende yan sa makukuha niyo. Number 1. Research. Kailangan nyo mag-research kung anong species yung makukuha nyo. Kasi hindi sila pare-parehas. Maraming klase ang species ng tarantula. Ngayon, kailangan nyo mag-research. Libre naman yan sa internet. And pag wala, ask kayo sa mga kakilala nyo na nagkikiprin ng tarantula sa groups, sa mga group chat. Pangalawa, yung setup nyo ng enclosure pag nakakuha na kayo ng sling. Ngayon, ano ba yung dapat gawin para sa setup ng enclosure? Yan. Ito yung una. Arboreal. Pataas. Mataas sila. Yan ang mga arboreal na tarantula. Kailangan nila ng maakyatan pataas. Yan yung mga arboreal. Ngayon, yung mga terrestrial, sila yung mga nasa patag lang. Kumbaga, mababa lang sila, tapos yung iba, mataas ang substrate, yung iba naman mababa. Yung fossorial, yan yung fossorial, kasi wala akong fossorial na sling. Yung fossorial is yung nagbabaro, yung naguukay sa baba, yun ang fossorial. Pangatlo, ano ba yung feeling? Ano yung, kunyari, nakapag-setup na tayo ng enclosure, ano yung feeding? Hindi pwede yan nung pagkakuha natin ng sling at nilipat natin dito sa lalagyan, ipapakainin na natin. Hayaan nyo muna silang mag-settle. Mga 3 days, 1 week, ganun. Hindi naman sila basta mamamatay kagad. Basta kailangan nyo mag-settle ang alaga nyo. Huwag nyo munang pakainin kasi stress pa sila. Kumbaga galing sila sa biyahe and nasa maliit na lalagyan pa sila, mga deli cups pa sila nakukuha. So if ever na hindi nyo naman sila i-rehouse, nasa deli cup, hayaan nyo lang muna sila mga 1 day, 2 days, then after 3 days sa kanya na lang pakainin. Ano yung mga papakain nyo? Ako kasi ito, lalagyan ko lang yung picture sa taas, pinapakain ko is nymphs. Ano yung nymphs? Sila yung mga baby na lots. Sila yung mga week old. Parang ganun. 1 week. Maliliit pa sila. Kasi yung sling, hindi nila kakainin yung mas malaki sa kanila. So, kailangan maliit. Pwede rin kayo nag-alternative ng superworm, mealworm. Pero dapat yun, guguntingin nyo sa maliliit na part yung mas maliit sa kanila. Kasi pag minsan, hindi talaga nila kinakain pag mas malaki. Or pagpatay na. Kaya ang gagawin nyo, iwanan nyo lang siya ng pagkain, tapos balikan nyo pag nagalaw yung pagkain, it means kinakain nila. Pangapat, water dish. Sa mga sling naman, hindi naman siya totally binibigyan kagad ng water dish. Pero kung may makukuha kayong mas maliit na lagayan para sa kanila, okay yun. Pero ako, ginagawa ko siya misting lang. Yan, nagmi-miss lang ako. Yan, gamit ko. Nagmi-miss lang ako sa enclosure nila. One side lang. Sa isang side lang. Huwag nyo basyadong basain. Kasi minsan, may mga sling na ayaw nila ng masyadong basa. Means, kailangan nyo one side lang para makapamili siya kung saan nila gusto. Sa basa o doon sa tuyo. Panglima, spot. Spot ng lagayan ng tarantula.
Kasi ang tarantula is nocturnal. Ano yung nocturnal? Sila ay hindi sanay sa maliwanag. Yung direct light or direct sunlight. Ang kailangan nila is madilim. Mas active sila pag madilim ang alagyan nila. Kumbaga, yung spot, hanapan nyo sa bahay nyo kung saan yung hindi masyadong maliwanag. Kapag madilim, mas active rin sila. Mas gumagalaw sila. Mas na-explore nila yung enclosure nila. So, wala silang tendency may stress or something. Kasi, yun talaga yung spot nila. Yung madilim. Yun. Saan nakatulong yung video natin sa mga newbie na balak mag-alaga ng sling? Nulit ko, hindi ako perfecto. Newbie lang rin ako. Hindi ako pro na sa mga ganitong hobby. Newbie lang ako. Ginawa ko lang rin. Nag-research lang rin ako. And nagtanong-tanong ako sa mga group chat sa Facebook page. And ang pinaka-importante is manood kayo ng mga video sa YouTube kung paano mag-alaga ng sling, mga baby na tarantula. And kung may mali o kulang, comment nyo lang sa baba. Comment kung ano yung mali o ano yung kulang. Gagawa natin ng part 2 yung video na to para malaman din ng iba, ng mga newbie, kung anong dapat nilang gagawin pag nag-alaga sila ng mga sling. So yun, salamat. Like, share, and subscribe yung channel ko para updated kayo sa mga susunod kong video. And salamat sa mga nag-subscribe na sa akin. Thank you. Sa Facebook, yung mga nagla-like ng video ko. Salamat. Alright, mga kapa. Hanggang susunod na video. Thank you.